Natapos ang World War II noong 1945. Nagpatuloy na bumangon ang bansang Pilipinas at napagtanto ng mga Pinoy ang kahalagahan ng isang pagkakaroon ng sandatahang lakas dahil na rin sa mga nangyaring gyera. Kaya naman sa pagdami ng mga mag-aaral sa Camp Allen at Navy Base, lumipat ang mga ito sa 373 hectares sa Luwakan noong 1950 at tinawag ngayon na Tri-Service Academy, Philippine Army, Philippine Navy, at Philippine Air Force ng mga militar, ang Philippine Military Academy. Ang St. Joseph Village naman sa Baguio City na kilala bilang Navy Base ay nagsilbing pambansang kampo ng hukbong pandagat noon. Ngayon, sa paglipas ng panahon, nagbago ang Navy Base at naging isang komunidad. Ito ay kabilang na ngayon sa Barangay St. Joseph Village na nagsilbing residential, kung saan ang dating mga lukuban ng militar ay ginamit na para sa mga tahanan ng mga retirado o veteran na sundalo at mga anak ng mga ito. Sa ngayon, naninirahan ang mahigit kumulang na 4,000 katao sa komunidad ng St. Joseph Village o ang Navy Base sa Baguio City. Ang Camp Allen Baguio City naman ay itinatag bilang isang lugar para sa 1st Infantry Regiment ng Philippine Constabulary o Hukbong Pamayapa ng Pilipinas. Ang kampo ay binansagang Camp Henry T. Allen bilang pagpupugay kay Major General Henry Thurman Allen, isang Amerikanong opisyal na naglingkod sa Pilipinas at unang commander ng Philippine Constabulary ayon sa librong Military Review Tactics ng US na nakasulat sa Act 175 ng Philippine Commission. Itinatag noong July 1901 ang Philippine Constabulary at mula dito ay pinili ng PC si Allen bilang kauna-unahang chief nito. At sa kanya nga ipinangalan ang ngayon na tinatawag na Barangay Camp Allen sa Baguio na naging tirahan na sa mahigit 2,500 ayon sa 2020 Census of Population and Housing ng PSA. Ngunit sa kasamaang palad ay binabawi na ito ng Armed Forces of the Philippines. Nakatanggap na ang mga naninirahan dito ng Demolition Order No. 51 at 53 Series of 2023 galing sa City Hall na inipresenta ni Lieutenant Colonel Jolister Cañada ng PMA. At ayon dito, wala din siyang alam na klarong dahilan kung bakit ipinapaalis ng Department of National Defense ang mga World War II veterans at mga pamilya ng mga ito. Ang sinabi lamang ay para ito sa patuloy na modernization program di umano ng AFP. Pumunta ang ilang homeowners kamakailan sa opisina ni Mayor Benjamin Magalong upang personal na hingan ito ng tulong. Subalit, nakakalungkot na hindi di umano sila nito dininig. Nagsusumamo ang mga veterano at kanilang mga pamilyang mawawalan ng tahanan sa demolition na mangyayari. Ang ilang residenteng veterano ay nakikiusap at lagi naman nilang sinasabi na kung maaari ay ibenta na lamang sa kanila ang lupang kinatitirikan ng kanilang mga tahanan. Ngunit parang walang narinig ang lokal na pamahalaan. Samantalang alam naman ho natin na ang proyekto po ng ating administrasyon ngayon ay ang pabahay program para sa mga Pilipino. Kung matuloy man ang demolisyon, tapos na ba? Sapat na ba? Meron na ba? At naaayon ba sa pangangailangan ng mga ito ang relocation site? Para kanino at para saan ang Navy Base at Camp Allen? Ang bukam bibig ng mga ito, nasaan ang good governance? Nasaan ang righteous public servant? Nasaan ang kabok
Mista at Brad ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Bukas ang himpilang ito sa panig ng opisina ni Mayor Benjamin Magalong at ng AFP o PMA.